Hello, mga ka-reviewers! Nandito na naman po ako sa Reviews and Journeys. Welcome! Kung bago pa lang po kayo sa channel ko na ito, paki-subscribe po at paki-hit na rin ang bell button para lagi po kayong updated sa bagong mga videos. Okay, ang tatalakayin po natin ngayon about sa mga baby wash at baby soap. Asan po kaya yung mas maganda para sa baby natin? Tingnan natin! Sa baby ko, yung gamit ko ay Baby Dove. Ayan. Baby Dove. Refilled po ito. Tag 127. Pero, nung bago pa lang ang bumibili nito, 121 pa lang talaga nagmahal na. Tumas siya ng 6 pesos. Hair to toe body baby wash. Yan po yung maganda dito kasi hindi nyo na po kailangan gumamit ng shampoo. Ayun. Rich moisture. Ayan. Meron din pong ano, for sensitive skin na Baby Dove. Pero okay na tong para sa akin. Ay, para sa baby ko. Okay na siya. Hindi naman ganun ka-sensitive yung skin niya. Then, hypoallergenic na rin siya. Tear-free. So, ibig sabihin, tear-free, kahit na mapunasan yung mata niya, malagyan yung mata niya, hindi siya mahapde. Okay. Pero, gumamit din po siya nito. Actually, sa Avon to. Oh. Kasi mayroon nagregalo, kaya nakagamit siya ng ganito. Salamat sa nagregalo. Alam na kung sino. Yan. Pero, mas suggested to sa mga kids na kids, hindi sa mga baby. Bakit? Kasi pang kids talaga siya. Gulo ko, no? Ayan. And then, mas makakatipid po kayo, bibili po kayo ng may bottle na. Ayan, ito may bottle siya. Kasi yung refill, syempre, nakalagay lang siya sa plastic. Yung bottle, ito, mas mahal nga lang siya ng kaunti. Mga 150 plus, 155, ganon, ngayon. Okay. So, ito naman, bibili po kayo nito kapag mauubos ninyo laman nito. So, refill lang po ninyo. Ayan. So, bakit Baby Dove yung napili ko? Nung newborn pa yung baby ko, gumamit po ako ay siya ng Johnson & Johnson na for newborn, yung color yellow, yun po yung gamit niya for from head to toe po din siya na baby wash, yun po yung gamit niya. But then nag change ako sa Baby Dove kasi parang pansin ko dry masyado sa buhok yung Johnson & Johnson. Depende po siguro yun sa bata, no? Pero yun lang kasi yung napansin ko kaya nag-change ako sa Baby Dove. Ayan, at saka obserbahan ko yung skin niya soft at saka makinis nung nag-Baby Dove siya. So, ito ayan, no? Nakalagay siya. Created with no parabens, no phthalates, no sulfate, SLES. So, 220 ml. Ito naman, 220 ml din ito. Saan ba yun? Ay, 200 pala, 200 ml. So, mas makakatipid ka talaga. Ito yung bibilin mo. Pero, kailangan may lalagyan ka. Siguro, kung meron ka ng lalagyan, di mo na kailangan ito, edi, huwag ka na lang bumili ng ganito. Ito na lang yung bilhin mo. Ayan. Diba? So, mas makakatipid ka. Ngayon, ano ba mas maganda? Bar soap? Na para sa baby? Or yung baby wash na katulad nito? Para sa akin, mas maganda ko yung ganito, yung liquid. Bakit? Kasi yung baby soap, kailangan mo siyang may lalagyan. Patuluin. Kasi kung hindi, maaksaya siya yung soap. Mas, para sa mas matipid to kasi diretso na. Okay, maliban na lang kung pinapalaro nyo sa baby niya, di mas magiging maksaya. Yun. Tsaka, iwas na rin na kasi yung mga bata mahilig na maglaro, di ba? So, kung soap, baka kainin nila yung ano mismo, yung bar.
Hindi natin maiwasan, makalingon lang tayo ng sandali, hindi natin mapansin, di ba? So mas maganda yung liquid para sa akin. Nung nag baby soap din naman siya, actually tender care na baby soap. Ginawa ko, hinati-hati ko para hindi naman madali matunaw. Yan, para matagal siya gamitin. Pero ang kaibahan lang, kasi I guess pag baby soap is kailangan mo pa rin ng shampoo. So mas maganda na to, yung liquid na hair to toe na baby wash. Kasi hindi mo na kailangan ng shampoo, mas makakatipid ka nga. Ayun po, so baby wash o baby soap. Depende pa rin po yan sa preference nyo, pero para sa akin, mas maganda ko yung baby wash. At mas gusto ko para sa baby ko yung baby daw. Syempre yung pinaka-best yung gusto natin sa mga baby natin, sa mga anak natin. Pero asan ba mas makakatipid tayo na hindi naman makokompromise sila. So, kaya I trust baby daw. Okay, yun po. Sa susunod, sa mga bagong nanay dyan, o bagong magiging nanay, pag-usapan po natin kung ano yung mga kailangan para sa mga manganganak. Ayun, especially para sa mga baby. Kasi ako nung bago ako manganak, hindi naman po ako masyadong totally na handa. Okay, kasi meron po akong picos, hindi na-expect na magkaka-baby kami. Okay, so pag-usapan na lang po natin yung sa susunod. Don't forget to like, share, and subscribe. At pakihit na rin po ang bell button para lagi po kayong updated sa latest videos namin. Okay, thank you po mga ka-reviewers.